Sino nga ba si Ashe? At bakit siya tinaguri ang The Frost-Ager? Makes a bow out of ice. No one escapes my aim. No one escapes winter. No one ano nga ba ang kanyang naging kapalaran sa buhay? Sabay-sabay po nating saksihan ang kanyang kwento. Pero bago yan ay mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Maraming salamat po! Nag-iisang anak ni Grena, isang war mother, at ang chieftain ng isang maliit na tribo ng Abawak. Si Ashe ay isang iceborn. Siya ay isa rin miyembro ng hukbong sandatahang mandirigma. Binigyan siya ng kanyang mga ninuno ng kapangyarihan para sa kanyang lupain. At ang pambihirang kakayahang magamit ang kapangyarihan ng True Eyes. Inaasahan ng kanyang tribo na susundin ni Ashe ang kanyang ina bilang isang susunod na pinuno. Gayunpaman ay hindi ginusto ni Ashe ang mabagsik na responsibilidad ng kanyang sarinlahi. Mga pambihirang mga regalo, sa halip ay iniwan si Ashe na nahihiwalay, nabibigatan at lubos na nag-iisa. All the world on one arrow. I don't have to see you to shoot you. Oh, ugh, oh really? Check this out. Ang tanging pahinga lamang ni Ashe ay kapag si Juani, isang batang iceborn mula sa kapatid na tribo, ay nanatili sa mukha nila para sa mga pangangaso ng tag-araw sa paligid ng Orncal Rocks. Ngunit, ang kanilang pagkakaibigan ay bigla ang naputol. Nakatanggap ng matinding pinsala at mga sugat ang lola ni si Giovanni dahil sa paglalaban nilang dalawa ng ina ni Ashe na si Grena. At doon na nga natapos ang pagkakaibigan at kapatiran ng dalawang tribo. Lumipas ang panahon at ang kanyang kabataan. Sinimulan ng ina ni Ashe ang kanyang habang buhay na paghahanap para sa The Throne of Avarosa. Ito ay isang napakahalagang kayamanan at maiwagang bagay na inaasahan niyang ibabalik ang kanyang bayan sa kadakilaan. Ngunit ang paniniwala ni Grena sa mga hula at alamat ay humantong patungo sa kapamakan at peligro na halos iwan na niya ang kanyang tribo. Sa di mawari at biglang pagsalakay sa mga lupain ng ibang tribo ay napatay ang matapang na pinunong si Grena. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay iniwan ang batang si Ashe at karamihan sa mga tao ng kanyang tribo ay naubos. Nag-iisang tinahak at sinundan ni Ashe ang huling mapa ng kanyang ina sa isang disyerto kung saan nahanap niya ang libingan ng Avarosa at ang kanyang maiwagang bow na True Eyes. Ginamit niya ang kanyang sandata upang magiganti sa pagkamatay ng kanyang ina at nagtungo siya sa kanluran. Praise Orn the Firebringer. I ask for your wisdom, First Builder and Forge Lord. Glory to the Volibear, the thousand-pierced beast. Give my people the resilience of your wilderness and the fury of your storm. Praise Anivia, the Frostbringer. Let us feel the coming of change. Grant us the freedom.
iniisip niya kung ito ba'y isang kungkulin o isa lamang kalungkulan. Dito siya kumuha ng lakas at reputasyon upang maprotektahan niya ang mga iba pa niyang mga kapatid na tribo. Iniwasan niya ang kaugalian ng kanyang tribo sa pagkuha ng mga trolls. At sa halip ay pinili niyang gampanan ang pagiging pinuno sa mga ito. At bumuo siya ng bagong tribo. Mabilis na lumago ang kanyang pamumuno. Sa lalong madaling panahon, marami na simulang naniwala sa kanya na hindi niya lamang dala ang sandata ng Avarosa. Si Ashi ang naging alamat muling ipinanganak at inakala nila bilang siya ang muling magbabalik at bubuo ng Mayor. Ngunit ang mga mataas na pangarap ay hindi mapapakain sa kanyang mga tagasunod. At ang kanilang pagmamartsa ay nagdulot ng matinding gutom. Kaya pinamahalaan ni Ashi ang mga ito na nakapaligid sa kanya. Na ginagamit lamang sila upang maging pakikisama sa mga makapangyarihan at mayayaman na tribo sa timo. At nangako siya na pag-iisahin ang mga ito sa isang bansa na may kakayahang maghamon sa mga kalapit na kaharian. My tribe will bring peace to the north. The south should fear us. My tribe will bring peace to the north. The south should fear us. Ang mga bagong alyansa ay nagdala ng bagong panganib. At mabilis na natagpuan ni Ashi ang kanyang sarili sa gitna ng isang kaguluhan sa politika. Ang isang ina ng digmaan tulad ng pinuno ng tribo ng Fair Jordan ay kilala ang pagkuha ng asawa mula sa mga pangunahing tribo na ay maaaring kumuha ng maraming asawa ngunit ito ay magbibigay lamang ng gulo sa loob ng kanyang sambahayan. At ang kasunod nito ay ang pagdanap ng dugo at masisira ang alyansa na ipinaglaban niyang may patayo. Ang sagot niya sa isang clan na halos mapatay ang mandirigmang si Tryndamere ay kahina-hinala. Si Tryndamere ay hindi isang espiritista na naglalakad lamang o pinagpala ng anumang elemental na lakas. Hanap ng makakalaban si Tryndamere. Desperado at gustong-gusto niyang patunayan na mahirap makaligtas sa kanyang angkan. At kung sino man ang manalo sa kanya ay karapat-dapat na umampun ng isa sa malakas na tribo. Ngunit kahit na ito ay para sa period, ang kanyang brutal na estilo na makikipaglaban at pambihirang sigla ay hindi man lang natakot ang mga ito at marami nagsasabing ginagamitan lamang siya ng itim na mahika. Hindi na iyon pinansin ni Ashi. Bagkus ay inalok niya ang naampunin ang kanyang mga tao at ang kanyang sarili. Hindi na nag-atubili si Tryndamere at tinanggap ang sinabi ni Ashi. Kahit na isang kasal na pampolitika ay unti-unting umusbong ang kanilang pagmamahalan. How do you like the curves? I was talking about the bow. Take a good look. It's the last you'll get. This is the latest in Freljordian fashion. They call it a skirt. This outfit makes total sense. Just look closer and think about it less. Now really, put that apple on your head. Ngayon, si Ashi ay nakatayo sa pinuno ng pinakamalaking koalisyon ng mga tribong Freljordian sa maraming henerasyon. Gitna, ang pagkakaisa na nagdadala sa kanya ay nakasalalay sa hindi mapakali na kapayapaan at banta ng mga panloob na intriga. Tayuan ng makapangyarihan ang lumalagong karahasan ng clone ng taglamig.
at isang dapat na kapalaran na si Ashi ay dapat lang magpanggap at maniwala. I loved my mother. I loved my battle sister. I love my people. It is because of this love that I fight. Clan or tribe, they will join us. This is the will of our